Okay guys, so dito na tayo sa screen ng ating cellphone. So tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng buhay ang mga picture niyo, halimbawa sa kasal, birthday, anniversary, o ano pa dyan. So gamit ang KineMaster, mabibigyan natin yan ng buhay at saka papagalaw natin maayos saka para video na. So slide ang tawag doon. So ito ang kinagamit kong KineMaster. KineMaster, bigyan na natin ng camera yung ano natin para makita yung ayan, so makita yung mukha natin. Okay. So adjust muna natin siya. Adjust lang natin para mas maliit. So dito. So yan guys, so pindutin natin ang KineMaster. So, ayan, so nandito na tayo sa KineMaster. So guys, meron akong mga ginawa dyan. So itong plus meron dito. So itong plus yung pipindutin natin. So meron tayong makikita dyan na parang bahay. So may marami diyang mga tools na pwede natin gamitin. So magagamit natin 'yan pag itong KineMaster is pinag-aralan natin. So lahat 'yan ng mga tools magagamit natin. So gagawa tayo ng slide, mga picture natin. So bigyan natin ng buhay. Okay, so pinutin natin itong plus. So ayan, so ang required ni YouTube guys is 16:9. Sa TikTok naman is 9:16. So kung mag full screen ka, 1:1. So dito tayo sa 16:9. So ito yung gagamitin natin. So ito yung required ni YouTube na size na ating gagawing video o slide na i-upload sa channel natin. So guys, adjust muna natin yung mukha natin na A1. Okay. So yan. So guys, ito makikita niyo yung media. So yan guys yung pipindutin natin. Ayan. So guys, magre-redirect tayo doon sa gallery natin. So ngayon, hanap tayo ng picture na gusto nating gawa ng slide. So yung iba, marami silang mga ginagawa dyan, mga video, nag-invisible sila, mga kung ano-ano pa dyan. So dito naman guys, so sa slide naman tayo para maiba naman. So halimbawa ito guys, pipiliin natin. So pipiliin natin itong mga picture. So ito guys is halimbawa lang. So pag dudutong natin, pindutin na ulit natin yung media para punta tayo sa ating gallery. So piliin natin yung mga picture na yan. Okay. Ayan. So lagyan natin guys mga dami-damihan natin yung picture para mas mabahaba yung magagawa nating slide. So nadoble na. Ito muna tayo kasi hindi makita yung gagamitin natin. So guys, ito guys, meron naman dito yung trash can ito. So ito yung pindutin natin kung nadoble yung picture natin. Okay, so ito. Okay, so mag-add pa tayo guys ng picture. So ayan. So guys, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5 picture. So guys, ang gagawin natin dito, kung gusto ninyong maglagay kayo ng intro, pwede rin. So maglagay tayo guys ng intro dito. So madali lang ito guys. So pag-aralan lang natin na ninyo tong mga tools na to. So meron ditong audio. So ito music din ito. Halimbawa ito, yan. Pag pinindot nyo yun guys, mag-direct kayo sa music sa album nyo. Music album nyo. So sa gallery ninyo. So yan siya. So magagamit natin yan mamaya guys. So back tayo. So maglalagay tayo guys ng intro.
Halimbawa ito, magdadagdag tayo ng picture. Ayan. So, halimbawa, yung gagamitin natin is ito. Halimbawa ito, gagamitin natin intro. So, ayan. So, ayan guys. So, ayan ang magiging intro natin. Ngayon, lalagyan natin yan ng background. Lagyan natin. So, ito guys. Yung pinindot niyan, meron dyan nakalagay guys. Marami dyan nakalagay na tools. So, yan. Handwriting. So, pwede ka rin dyan mag-handwriting. Sa text, overlay, effects, tsaka media. So, yun guys, yung media. Halos parehas na dito yung isa. So, ito yun guys, yung talagang main video mo. Yung media na to. So, kung gusto mong tapalan yan, so, dito ka lang sa media sa tong layer na to. So, itong gagamitin natin. So, maglalagay tayo ng overlay dyan. Yung design natin para sa gilid. So, halimbawa ito guys. So, marami dito guys na ano na mga design. So, ito, ida-download lang niyo ito. So, dito lang o. Get more. So, dyan lang ida-download yan. Yung mga design na yan. So, halimbawa ito yung piliin natin sa Lovely Happiness. Chinese. So, yan. So, ito guys, yung pili natin yung colored. Ito. Ayan guys. So, mayroon ng kulay guys yung intro natin. So, i-adjust lang natin dito guys yung ano natin, yung colored. Adjust lang natin. So, ayan. Na-adjust natin. Tapos, dito, i-adjust din natin. So, pindutin na natin itong arrow na to. Itong arrow to sa gilid para mas malaki-laki siya. Tapos, hindi matakpan ng background yung picture natin, yung parang, ano lang, design lang sa gilid dapat. Ayan guys, so, ganyan na siya guys. Ayan guys, so kung i-play natin yan, halimbawa, nalagay na natin yan guys. So, tama na yung distansya, ulaki ng overlay natin o design. So, pindutin lang ito guys nung sa taas na check. Ayan. So, guys, ito pindutin natin itong play kung maganda siya tingnan. So, ayan na guys. Meron na siyang gumagalaw na yung design niya, background design niya. So, lilipat na siya isang picture. So, dapat guys, lagyan natin siya ng background music o effect. So, lagyan natin siya guys ng background music. Ito tayo sa music. So, pipili tayo guys kasi meron akong na i-download na ng mga no copyright music. So, doon mismo guys sa YouTube, may i-download natin itong mga non-copyright music na pwede natin gamitin dito. So, punta tayo doon sa non-copyright. Dapat nag-copyright guys kasi pag nag-download tayo sa o nag-upload tayo sa YouTube para hindi tayo makopyright. So, halimbawa ito. English Country Garden. Okay na siguro yan. Pwede natin palitan ito. Ayan guys. So, mas maganda ang ganyan guys. So, ito yung pinatin. Pindutin na natin yung plus. So guys, halimbawa ito, kasi mahaba siya, pwede natin i-cut ito. Yan, so pindutin na natin yung nilagay nating background music, intro. Tapos i-adjust lang natin. Ganito. Tapos guys, dito tayo sa kabila. So may makita ka dyan, reverb, voice changer, loop, yan. So dito tayo guys, sa symbol na ito, yung gunting sa trim. So, pindutin na natin yan. Ayan, makikita nyo guys, may lumabas. Trim to left and trim to right. So, pipili natin trim to right. Ayan, so, mapuputol na siya guys. So, pwede din natin adjust ng ganyan. Ayan. So, pindutin natin ang check. Okay. So, yan guys. Tumulog
pwede magamit ito. Okay. So, ayan na guys. So, i-play natin. Ayan na guys. Mayroon na tayong background at saka background music at saka background sa ating intro picture. So, guys. Meron tayong tinatawag dito na transition. It's a pagkadugtong-dugtong ng picture natin. So, ayan. Pindutin natin ito guys. So, lalabas yung mga transition na yan. So, ito. Da-download lang ito guys dito. Ito, Gitmore. So, dyan lang yan na-download. So, kailangan i-download nyo na yan lahat para magamit ninyo. Para mas maganda, itong gagamitin natin sa transition is itong lighting glitch. Ayan. Yung kidlat na yan. So, yan guys. Maganda na yan pag lumipat na siya sa kabilang picture. So, i-adjust lang natin guys para sakto siya doon sa picture. Okay. So, check natin. And then, so, kidlat yung pinili natin. So, kailangan meron din tayong thunder. Kidlat din na background o effects. Music effects. Okay, so lagyan natin yan guys. Dapat guys ma-adjust natin sakto talaga siya. So ang music o ang effect na ilalagay natin kailangan sakto doon sa picture o transition na ginagamit natin. So yan guys, pwede nyo yung i-adjust. So adjust lang natin yan. Kita nyo yung level na red na yan. So yan. So halimbawa yan, nakita na ninyo sa picture. So meron na lalabas yung kidlat. So ilalagay natin ang music na thunder para mayroong buhay ang slide natin ginawa. Ito. Ayan guys. So, mas magandang mas maganda yung okay. So, ito guys. So, lipat siya dyan sa mga picture na yun. So, adjust lang natin siya. Hindi siya masyadong mahaba. Kasi lilipat na siya sa another picture na naman sa una nating picture na nilagay. So ayan guys, so i-play natin guys. Dapat sakto siya guys sa doon sa ano mo. So ilagay natin siya, maging sakto siya. Okay. So adjust lang natin guys ng konti pati yung music natin. Ayan. Tapos guys, halimbawa ito na meron na tayong intro. So dito naman tayo sa talagang slide picture natin na gagamitin. So lagyan natin siya guys ng lagyan natin ng overlay. So yun guys, pipili tayo ng overlay dyan. Yun pa rin yung gagamitin natin. So, sa inyo na guys kung anong gusto niyo yung gagamitin. So halimbawa ito guys, yung heart. Wow, heart yung ginamit natin. So ito guys, pwede niyo siyang i-adjust hanggang sa dulo. So yan, halimbawa palakihin natin siya. Over natin yung picture natin. Yung malaki yung picture natin. So halimbawa, ganyan siya. Ayan, pwede natin i-adjust yan. Tapos, pwede natin siyang i-adjust papunta doon sa pinaka-dulo. So, ayan guys. So, ma-adjust natin siya. So, nandyan yan habang lumilipat-lipat yung mga picture na nilagay natin dyan. So, ayan. Nandyan pa rin siya. So, hindi naman siya bagay dyan. So, pipili tayo ng mas bagay dyan. So, halimbawa ito. Hindi tayo dyan. Overlay tayo ng mas okay siya. Mas maganda siya tingnan. So doon pa rin tayo sa yung ginawa natin kanina. Yung nilagay natin dyan sa intro. So, yan guys. So, mas maganda siya tingnan. Yan. So, i-adjust lang natin yung distance niya sa picture natin para mas makita ang picture. Ayan.
So yan, so center na siya. So adjust natin siya hanggang sa dulo. Ayan. So na-adjust na siya, guys. And then lagyan natin siya ng background music. So, halimbawa, guys, nakakuha kayo ng mga non-copyright o hindi naman ninyo i-upload sa channel nyo sa YouTube, pwede rin kayong gumamit ng mga copyright na music. Kasi, yun lang naman iniwasan natin kung bakit sinasabi kong non-copyright. Kasi, pag ina-upload nyo sa YouTube channel nyo, hindi kasi pwede yun pag copyright music. Ma-copyright kayo. So, halimbawa lang, sa akin lang, halimbawa lang, gagawa lang kayo ng slide gamit itong Kinemaster. So, kukuha tayo ng copyright music. So, kung yung gusto ninyong music, kung anong gusto ninyo, may mga bago dyan music, so ilagay lang ninyo. Halimbawa ito, punta tayo sa mga lumang music lang. So, example lang talaga ito. Para mas maintindihan ninyo. Wala na tuloy akong na gamit. So, ito, supply na lang tayo. Malungkot naman masyado, guys. Halimbawa, yan. So, yan, guys. Kung yan ang gagamitin natin, yan. So, yan, guys. Mayroon tayong background dito. Mga istorbo-istorbo. So, huwag rin yung pansinin yan, guys. Dito tayo. Okay. So, yan. Hindi pa natin natapos ng ano. Ayan. So, yan, guys. So, yan, guys. So, meron na tayong background music, guys. So, napakagwapo natin dyan. So, ito, guys, yung mga transmission na to, transition na to, palitan natin yan para mas maganda siya. So, gamitin natin, halimbawa, ito, heart, ito, halimbawa, ito. So, mili ito picture, guys. So, dito lang siya. Dapat i-adjust natin ng dalawa. Then, proceed naman tayo sa another transition. Tayo ng ganito, guys. Ito. Bawa ito. And guys, marami kayong magpilian dyan. Mag-download lang kayo sa mga tools na yan. Lungkatin nyo lang yan. Marami kayong magagamit dyan. Ayan, guys. So, sample lang yan. Sa inyo na yan. Sa gagamitin ninyo. Kung anong gusto ninyo. Tsaka dapat, guys, pag naggawa kayo ng ano, ng music, kung ang picture na ilalagay ninyo, magiging slide ninyo, dapat bagay din yun sa music na gagamitin ninyo. Ayan, guys. Okay. Oh. Ayan, guys, adjust natin yan lahat. So, ayan na, guys. So, meron na tayo. So, pwede rin tayo dito maglagay-lagay ng mga lagay tayo dito, guys. Para makita ninyo. Lagay tayo ng bawa ito. Malabas-labas na heart yan. Ayan, guys. So, ayan. So, pwede nyo siyang slide-slide. Ipaikot-ikot. Bawa ganyan. Ayan. So, mas maganda na siyang tingnan kasi yung transition pinalita natin. So, yan, guys. So, mas ginawa mong slide. So, halimbawa ito, last na, halimbawa kung sa YouTube mo yan i-upload, so, dapat may ending ka rin yung YouTube channel mo. So, halimbawa ito, sa akin yung ginawa ko na. Okay.
ganyan. So, halimbawa, kidlat ulit. Okay. Adjust natin itong kunin itong background color. So, maglagay tayo ulit ng thunder effect dito. So, ayan guys. Adjust natin yung music. So, i-cut lang natin yan. Hanggang dyan lang tayo. So, i-trim natin siya sa right. So, ayan guys. So, i-play na natin siya para mayroong buhay. So, guys. Ayan, magagamit ninyo itong sa layer na to. Kasi marami dyan. Marami dyan mga tools na pwede ninyong itapal dyan sa mga ano nyo, sa mga picture nyo. Marami dyan. So, halimbawa ito. So, dito, punta tayo sa overlay. Mayroon din yung butterfly. So, yan. So, lalabas yung butterfly dyan sa picture ninyo. Okay. So, ganyan. So, example. So, yung heart, lalabas-labas. Ayan. So, mayroon yung butterfly dyan. So, ganyan lang guys, kasimple gamitin ang KineMaster sa slide. So, maganda sa guys yung yung intro. So, ganyan guys, pag mayroon kayong mga picture nyo sa kasal birthday ng anak nyo, birthday ninyo. So, dito lang kayo mag-edit sa KineMaster. So, napakadali lang guys gamitin itong KineMaster. So pag-aralan mo na yung gamitin ito. So guys, kung sa YouTube channel nyo i-upload, so dapat dito siya. So ganyan lang guys magawa o paano to gamitin ang KineMaster. So thank you guys for watching. I'll see you in my next video. Thank you guys.